Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 16, araw ng Linggo, araw ng Panginoon sa 20th linggo sa karaniwang panahon. Ang ebanghelyo natin ay tungkol sa pambihirang babae o kahanga-hangang babae. Bakit ko ito nasabi? Sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo ay humanga sa kanya. Bakit kaya humanga? Ito ba ay dahil sa kanyang itsura o panlabas na ganda o kaya ay attractive siya? Ito ba ay dahil flawless siya o dahil iba ang kanyang aral? Sa palagay ko, sa tatlong bagay humanga ang ating Panginoong Hesukristo na meron ang babaeng ito. Tatlong katangian ng isang tao. Una, ang babaeng ito ay may malakas o matapang na loob. Ikalawa, mababa ang kanyang loob. At ikatlo, buo ang kanyang loob. Magandang isa-isahin natin. May malakas o matapang na loob. From the mere fact na siya ay lumapit sa ating Panginoong Hesukristo at ang kanyang hiling, "Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae, inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan." Magandang tingnan natin, ang mga Hudyo at mga pagano nun ay mahidwaan. Itong babaeng ito ay pagana, sabihin natin, sapagkat siya ay Kananeya. Pero bagamat ganun ay, siya ay lumapit at tumingin ng tulong kay Jesus. Hindi siya naduwag. Itong babaeng ito ay hindi patakbuhin, hindi dahoy-huyin. Kaya naman, malakas ang kanyang loob. Kung sa salita natin ay kapalmoks, makapal ang mukha, makapal ang apog ng babaeng ito. Ikalawa ay mayroong mababa ang loob. Mababa ang loob niya. Bakit? Well, napahiya na siya. Imagine nyo, nung lumapit siya kay Jesus, kaputok may hindi tumugon sa Jesus, parang tumahimik lang, parang baliwala lang. At ang ikalawang pagkakataon na lumapit ang babaeng ito at sabi nga lumuhod, ay ang sagot pa ni Jesus ay sa mga tupang naniligaw ng sampayanan ng Israel, lamang ako sinugo. Nireject siya. At magkaganon pa man ay nagpakababa siya. Siguro kung mayabang-yabang itong babaeng ito, mataas ang loob, ay hindi na para lumapit pa kay Jesus o magi-give up na siya. Pero hindi, nagpatuloy pa rin siya. At sa ikatlong pagkakataon niya ay nasabi pa ni Jesus na hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Ito ang pinakamabigat na mga pananalita ni Jesus. Pero dahil may ikatlong katangi ng babaeng ito na buo ang loob, hindi nasira ang loob, kaya naman ano ang tugon ng babaeng ito? Tunay nga po, Panginoon, ngunit ang mga tuta man ay nagsisika ay nangmumong nalalaglag sa habag ng kanilang Panginoon. Kahanga-hanga ang katangian ng tao ng babaeng ito. Malakas o matapang ang loob, may mababang loob at buo ang loob. Panalangin natin na nawa tayo rin ay magkaroon ng ganitong loob. Hindi lang maganda panlabas, kundi yung loob na hahanga ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi niya, napakalaki ng iyong pananalig, mangyayari ang hinihiling mo. Malakas na loob sa paggawa ng mabuti, mababa ang loob sa paggawa ng maganda, at buo at hindi nasisiraan ang loob no matter what. Kung naging makabuluhan ang video ito, please download the Faith Book app or go to website faithbook.ph. A blessed Sunday to all and God bless.